Today guys, sa vlog na ito, i-share ko sa inyo yung pinapakain kong asola sa mga nangingitlog kong itik. So maraming nagre-request sa akin ito, kaya ginawa ko siya ng video. So guys, bali itong itik pala na to, ito yung pinartial culling ko na. Kaya maluwag na sila. So bago ako magpakain guys, nililinis ko muna yung inumina nila. Tinatanggal ko yung mga dumi-dumi nila. Pinuusan ko na yung semento. Semento na yun, dinosa ko na yun. Kasalang may pagbalik ko, may dumi-dumi na ulit. Kaya maganda, nakaredy na yung asola niya bago kayo maglinis, para malinis talaga yung paglalagay niya ng asola. So dahil medyo may dumi-dumi na yung nilinis ko, dito ko na lang sa painuman. Hindi naman ganun kasailan yung itik eh, kaya ala ko magiging problema dyan. Huwag lang talagang yung sobrang dumi na ng tubig. Yan naman, kumbaga malinis-linis pa. Ayan guys, bali yung kasama ko pala, inutusan ko magpintura muna dun sa kabila. Kaya ako muna yung gagawa nito. Naisipan ko na rin siyang video para makita niya actual na ginagawa ko. So guys, kunin ko na muna yung asola. Bali dito, ang pinapakain ko isang sako. So guys, bali dito ko na muna siya ilalagay isang painuman. Basta ikakalat ko na siya ng todo para hindi magdaganan yung itik. Ito na yung asola natin, na-harvest ko na siya kanina. So guys, ito yung isang problema ko dito. Pagdating ng hapon, minsan may nangingitlog sa paliguan kahit madaling araw. Ito, sayang, mare-reject na lang ito. Kaya dun sa pinapagawa nating building, nandun yung mga improvements para maiwasan natin ito. Sana maging effective siya. Kung magiging effective siya, isi-share ko sa inyo. At kung hindi naman, i-share ko pa rin para talagang actual yung makita. So ayan guys, for the sake of video, hindi ko nahihintay maubos yung tubig. Pero sa totoo lang, talagang ina-wash out dapat yan. Hindi naman magiging problema kung paminsan-minsan lang yung hindi ma-wash out. Huwag lang talagang ilang araw na hindi kini-clear yung tubig. Kasi may naiiwan latak yan. Kaya maganda, totally na-wash out talaga. Kahit paminsan-minsan lang, every other day pwede na. So intayin ko lang mabawasan pa ng konti yung tubig para saka ko palang ilalagay yung asola. Sa pagpapakain ng asola, lagi nang tatandaan, dapat mas maganda kung mas kalat na kalat yung pagpapakain nyo, kumbaga sabog na sabog. At saka on time kayo lagi, kumbaga kung umaga at saka hapon din ipapakain, huwag kayong papalya. Kasi hahanapin niya ng itik. So bali guys, ito na nilalagay ko na yung isang sahong asola. Tignan nyo guys, kalalagay ko pa lang, andyan na agad yung mga itik. Ganyan nila agasto yan. So ano ba yung nutrient content ng asola? High in protein to at saka mga vitamins. Syempre, kumbaga parang gulay din to. Kesa nakapurong feeds tayo, nakatipid na tayo sa feeds, magiging healthy pa yung product, yung itlog na mapuproduce natin, at saka yung kalusugan ng itik, mas magiging healthy rin sila. Kasi nga, healthy tong asola. Isa to sa mga dahilan kung ba't na papansin ko, ba't ako maabot ng 2 years na nangingitlog pa rin yung itik ko. Usually kasi sa mga nag-iitik, 1 year lang pulse na. Ako maabot akong 2 years to 3 years kasi wala talaga medyo may problema na siya sa shell dahil hindi na kami nagpapakain ng gasa. Then guys, bali na-spread ko na maigi yung asola. Labas na muna tayo dahil na-stress pa natin yung mga itik. Saka na lang natin siya video. So ayan na guys, so, gustong-gusto yan ng itik. Talagang ngayon, kitang-kita niya naman na nag-uunahan pa sila. Ngayon, kaya lang sila bumalik kasi nga nakita nila akong tumambay pa sa loob. Kumbaga, na-stress ko lang sila. So punta naman tayo dun sa pinapagawa kong building. Ayan na guys, nagsisimula na kami ng pinturahan ng kasulyang bubong. So hindi ko nakuha yung actual na kulay niya, pero medyo didikit naman. Hindi naman ganun kalayo. Wala kasing ano eh, alam ganyan sakto. Yung ganyang kulay, hindi siya ganun kaganda sa bubong. Pero pag tinignan natin side view, halos pareho siya. Pagka lang ano,
Pero wala nang problema eh. Kung kayo mamimili ng kulay, mas matingkad, mas maganda. Kasi yung reflection, tumatalbog lang. Yung init na galing sa araw, tatalbog lang. Mas brighter, mas maganda. Kaya yung karamihan ng malalaking poultry talaga, puti. O parang cream yung pintura. Siguro mas mura din yun. Hindi ko lang sure. E sa akin, hala lang. Gusto ko na lang pagpareho ko yun. Para mas maganda. Ayan. Alis tapos na yung kabilang side, hindi pa nasimulan. Meron pa ditong konti. Yung pre-niner natin eh, konti na lang. Sa loob naman, mahirap talaga magpintura sa loob. Hindi kagaya nung nasa ibabo ko lang. Nandyan na ako. May konti pa dito. Ito na lang naman. Malapit na rin mayari. Sunod na tayo, abangan nyo yung mga improvements. Kaya mga gagawin ko pa dito sa loob.